Hi, mayap daw. Sabi ko kay June, nanumburim o kay kaming adwa, kaluguranda ka. Anyway, magandang hapon. Maraming salamat sa oras ninyo, sa ating mga local journalists, and of course, kasama pa rin natin yung embedded national media. At maraming salamat muna kay Gob at sa kanyang mga staff sa Sangguniang Panlalawigan. Kami ay taos puso nagpapasalamat. Si Jopet, si Carl, si Samira, at kami ni Doc Willie ay taos puso nagpapasalamat sa pamahalang panlalawigan ng Pampanga. Sa mainit na pagtanggap nila, kami po ay nagpunta rito para naman magbigay pugay kay Governor at sa ating mga iba pang opisyal, at ma-meet din namin later on after this yung iba nating mga kandidato, at saka makapagpasalamat ng personal sa ating mga supporter na tumotosgas sa Bataan. Ayun, nagbigay ng t-shirt o yung iba nating kasama sa mga ating pag-iikot sa community, no? Yung mga lawyers din natin na volunteers at saka iba pang community volunteers. So let me take this opportunity to thank each and every one of you na tumusuporta sa aming grupo. So muli, magandang hapon sa inyong lahat, sa ating mga kababayang Kapampangan, na siya namang naging bahagi ng buhay ko sa Tondo. Sa Tondo, meron kami yung sa may kanto ng Kagitingan, Tuason, no? Hanggang Sandiko, ayun, mga Kapampangan yun. Meron din kami tinatawag na Barrio Minu, sa Dagupan, Tondo. Puro Kapampangan din yun. Sa buong Maynila, meron din kami tinatawag na Barrio Kapampangan, doon sa Pedro Hill. No? So just to tell you that kahit papano naman, no, yung inyong mga kaanak, mga kamag-anak sa lungsod ng Maynila, I hope they are happy. And I hope that at least panatag sila sa panahon ng pandemyang kinaharap natin at posible pang kinakaharap natin. But salamat sa Diyos. As we have received a report today, we have only 866 confirmed cases in the country. So I think panahon na pasalamatan natin ang taong bayan sa pagkukusa, sa disiplina sa pandemyang ito. Mapasalamatan ko rin ang IATF at mga kasama natin sa DOH at mga medical frontliners. It seems, so far, cross finger, that we are starting to see winning against this pandemic. So far. It may be early, but for the past so many weeks after the January incident, we have not received or experienced surge. So, maraming mga factor yan, and one of those is the vaccination. And we will continue to our fellow citizen, to our fellow Filipinos here in Pampanga, that some of you na bumabiyahe pa sa 24/7 booster vaccination sa Luneta na hanggang ngayon ay nangyayari. So, as far as Pangasinan, Tarlac, Bulacan, Pampanga, Bataan, o ganun din sa South, no? Quezon, Batangas, Laguna, pumupunta sa Maynila. And to reassure you today, yung ating 24/7 vaccination ay tuloy-tuloy pa rin. Welcome po kayo sa Maynila. Second, as a matter of policy, or what we call
open policy of Manila, not only in the vaccination, but also if, wag naman loobin ng Diyos, mangailangan kayo ng remdesivir, tocilizumab, baricitinib, at molnupiravir, patuloy pong meron ang Maynila. At yung in-announce si Doc, sinuggest ni Doc Willie sa amin na bagong-bagong product, yung Paxlovid ay Pfizer. Pero may version siya, yung Bexabid. At tayo naman po noon na meron din. Baka lang, lalo na, hindi natin alam kung may nanonood na doktor or nurses, yung pasyente mangailangan. So ito mga antiviral medicine na to na available sa Maynila, may kanya-kanyang kategorya ito, no? Pwede ito sa mild, moderate, severe and critical cases ng COVID. Pero again, salamat sa Diyos. I think unti-unti nang sumisikat ang bukan liwayway. Unti-unti na natin nakikita. So, pasasaan ba sisikat din ang araw sa buhay natin? Just be safe and stay healthy. So again, let me pass the microphone to my partner to greet you also. Again, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon po. Actually, meron na kaming short interview kanina. Anyway, napakaganda kasi ng gawa ng Maynila, lalo na sa COVID response. Yung tuloy-tuloy nilang pagbabakuna, hindi lang sa taga Maynila, kundi kahit sino. Tapos yung pagbibili ng mga magagandang gamot sa COVID na very life-saving, like itong Bexovid, Molnupiravir, Remdesivir, Tocilizumab, na pwedeng kumuha kahit sino sa buong bansa. Malaking tulong yon. Tsaka itong Manila COVID-19 Field Hospital, na doon nilalagay yung mga pasyente, actually from abroad, overseas Filipino workers, doon dinala yung mga nag-positive sa Omicron. So kung hindi ito ginawa, I'm sure mas kakalat yung sakit. So malaking tulong itong ginawa ni Mayor Isko. Ang usapan namin, pag nanalo kami, ako bahala sa pandemya, sa kalusugan at iba pa, siya bahala sa mga ibang malalaki pang issue ng ating bayan. Salamat po. Okay, so if you have some queries, you can start the ball rolling. We'll try to answer it to the best of our ability. Okay. Hello. Hello po. Good afternoon. Joan Manabat po of Punto, Central Luzon. Ang tanong ko lang po ay yung katulad din po ng tinanong ko kanina kila Sir Jopet and Ma'am Samira. Sa muli niyo pong pagbalik dito sa Pampanga at sa pagbisita niyo po dito sa Pampanga, ano po ang mga sentimento ng Kapampangan na narinig niyo po at gusto niyo pong tugunan kung kayo ay nahalal bilang Pangulo? Well, generally, not only Kapampangan, hirap ang buhay ng tao. Generally, Mindanao, Visayas, Luzon, especially with the situation under pandemic plus yung uncertainty in European theater, European situation. We know for a fact that Ukraine is yung top producers of so many things. And let me name a few. Gas, wheat, or harina, bakal. No? Itong mga gamit na ito ay ipinadadala sa mundo. At pag ito ay nabalang, no, dala ng sitwasyon doon, it's just a matter of time na mararamdaman natin yung hirap ng presyo ng mga bagay na ito. Pagtaas ang krudo, trickle down kagad yan sa basic products, which is food. Tapos yung sitwasyon ng Amerika,
no? And we don't know yet kung are they going to raise the interest rate, and that will hurt us again. So as a matter of, yung true environment, marami tayong mga sitwasyong maaaring makapagpahirap sa atin, pero we are not in control. But in the case of specific areas in Pampanga, I've heard about yung konting request ng ating manggagawa sa economic zone, no? What additional benefits that they can get from the national government, no? In terms of tax share or tax from the taxes that it generates, no, in the area. Eh ako, ayoko nang bawasan yung kinikita ng local government, no? Kasi yung local government, maraming gastos. I've been in the local government for 20 plus years, so I know that there are so many things that a mayor, a governor, for that matter, need to attend. But if my figure is correct, no, at 3 and 2, 2% goes to local government unit and 3% goes to, no, national government, papag-aralan namin kung paano ko mababawasan, not actually mababawasan, but to focus particular X percent from the 3% na nakukuha ng national government na maibalik sa mga workers inside Clark, for example. No? And if that thing will happen to Clark, it can happen to Batangas. It can happen to, ito, sa likod natin, sa Bataan. It can happen to Cavite. It can happen to Cagayan. So yun yung pinag-aaralan namin. What social services, extra social services, if a particular geography in the locality produces more economic returns sa national government. Ito naman, ang tanging pinakamagaling nating kapital dito, yung mga manggagawa nating Pilipino. So, I will look into it. In fact, one of the requests is the healthcare welfare ng ano. Todit, sanahan ka ko. Pero kahit anong isipin niya, pag wala naman pag wala naman pera, hindi naman bibigyan ng pondo, mababaliwala rin. But rest assured na nalaman ko na yung isang malaking, hindi naman actually problema. Hinihingi lang nila na added benefits. Mabigyan lang ng konting killing, sort of say. Pero pumanatag na sa akin yung mga LGU, whatever they have, no, it will remain. If there is growth, they will taste the piece of the pie. Pampanga LGU po. I'm sorry? Was that, did you mean Pampanga LGU po? Yeah. For example, Pampanga, if we are talking of the Clark area, yes. But that thing can happen. Hindi ko naman pwedeng bulahin yung mga kapampangan. Kapag ginawa ko yun sa Pampanga, mangyayari din yun sa Batangas. Mangyayari din yun sa Ecozone sa Cavite. Mangyayari din sa Laguna, sa Cagayan, sa Bataan, at kung saan pa mga area na merong mga ganitong klaseng economic zone. Basta importante lang sa akin, yung kapakinabangan ng tao. In this case, particular na sektor, mga manggagawa. Kasi ang buhay ng mga pabrikang yun o mga industriya yun, yung skilled individual, which is Filipino. At siya naman nagbibigay ng buhay sa ating ekonomiya. And I'm for jobs. Isa sa layunin namin ni Doc Willie, as we have told you, in the next 2 years, life and livelihood. Yun ang trust and focus namin. So, I'll make sure that something will happen with the request of mga kapangpangan. Last lang po. Thank you. Nabanggit niyo po kanina yung pagtaas ng krudo, an impact from the Ukraine situation.
Nasa 9th week, I believe, na po tayo sa pagtaas ng presyo dito sa Pilipinas. Ano po ang masasabi niyo po dito or at ano po ang inyong maaaring gawin kung sakaling kayo po ay mahalal bilang Pangulo? Thank you. Sayang, hindi mo pala napanood yung commercial ko, no? Talaga mahina ang labas ng commercial ko. Wala talaga ako, chapi. Amba. Hindi. 5 months ago, I spoke with mga farmers sa Tarlac at saka fisher spoke sa Zambales. Nung nakikita ko, talagang medyo bibigat yung presyo ng gasolina. Wala pang Ukraine nun, ha? I mean, bibigat yung presyo ng gasolina. Yung una kong gagawin, which is 5 months ago, I've been telling that, and I hope Congress, for that matter, and Senate can, even me without around, no, can do this today in the coming weeks para maabata na, maunahan na. Pero ang aking gagawin, kasama si Doc at yung aking mga senador, no, 50% tax cuts sa krudo and 50% tax cuts sa kuryente. To cushion the socio-economic impact of the pandemic now plus I hope matapos na, magkabati-bati na sila sa Ukraine. I hope they will find peace in that corner of the world. So, yun yung dalawang gagawin namin. Una, benepisyo sa'yo. Pero the bigger picture of that, and let me take this opportunity to really tell you what's the bigger picture of lowering such thing. Because we wanted to be competitive with our neighboring countries to raise our FDIs, foreign direct investment. Kasi napakamahal ng utilities natin. Ang internet natin napakabagal, pero napakamahal. Ang kuryente natin ang mahal. Ang gasolina natin ang mahal. Kaya pag inoperan sila ng Vietnam, si Corporation ABC, so si International Corporation ABC, pag naglatag yung Vietnam ng portfolio ng services ng bansa nila at nabasa yung portfolio natin, mas gusto nila sa Vietnam o sa Thailand. That's why yung ibang neighboring countries natin has about 10, 13, and 30 billion dollars foreign direct investment. Unlike sa atin, 4 billion dollars. Kaya we need to address that. But with the current situation, pwede bang magawa yun ngayon? Actually, pwede naman. Kasi buo pa rin naman yung Congress. Buo pa rin naman yung Senate. But just the same, forward-looking lang tayo. May awa ang Diyos at tinulungan ninyo ako maging presidente. I'll make sure, I'll try to be reasonable to the members of Congress to pass such ease, mapagaang, maibsan yung nararamdaman ng tao sa hirap ng buhay. So, yun. Hello. To Mayor Isko and Doc Willie. Sirs, may we get your thoughts on COMELEC debates? They said they will release early yung general topics for the debates. Your reaction on that? Thank you very much. Tawna muna. Kahit anong-tanong, pwede. A to Z. Game. Pag alam mo, sagutin mo. Pag hindi mo alam, sabihin mo, aralin mo. Wala naman perfect eh. Ang mahalaga lang, tingnan mo ba, sinungaling ba? Corrupt ba? Or talagang tutulungan kayo? Kung gusto nyo nga, may lie detector, mas maganda eh. Hello po. Local news na po. Lang. Pagbigyan ko lang. Well, basta ako, you're applying for the job. Kayong mga naparito, whether you're media or not, it doesn't matter. As long as you're a voter,
You will choose, and you can choose. But as a citizen, you deserve to know the candidates. Wag na muna yung preference mo. You deserve to know your candidates. And I do believe, paniwala ko pa rin, matatalino Pilipino. Ngingiti ang ka lang. You smile, but doesn't mean they like you already. Na mamuno. They may like you for something else, but doesn't mean they're gonna vote for you. So sa akin, whether merong anong tawag yun? Advance ba ang tawag doon? Advance? Early release po. Early release or none. Pagka lalo yan, ano ng COMELEC, may guidance ng COMELEC. No? You have to submit yourself before the people. Katulad nung natanong ko sa inyo nung isang araw, ikaw ba mag-a-apply na journalist sa TV5? Tapos harap ka sa HR. Tapos sasabihin mo sa HR, basta tanggapin nyo na lang ako kung ano ko. Basta ang gusto ko ganito. Will you be hired? I don't think so. The people deserve to know yung grasp mo sa sitwasyon. That's one. Yung aspirasyon mo sa buhay para sa tao. Yung vision mo para sa tao. And people will unti-unti makikita ng tao kung nagsasabi ka ng totoo. Doon lang ang tanging oportunidad na makilala ka ng tao. So sa akin, with or without it, wala kaming worry ni Doc Willie. Oh, kasi talagang okay lang naman kami. Ako, nagkumpirma na ako. Ikaw ba? Nagkumpirma ka na ba? Ako, nagkumpirma na ako. Darating ako. So, I'll be there. Again, I'll do my best to send the message to the viewers, which is the voters and the people of our country, and try to be true as much as possible. Cuentas claras ba? Then, hindi naman to graded recitation . Hindi naman to, actually, believe me, hindi to pagalingan sa debate. Yeah? Kasi may kanya-kanyang specialty naman yung bawat kandidato . Ang mahalaga lang, yung bang nilalaban ng kandidato ay tumutugon sa pangangailangan ng tao sa ngayon. At pag siya ba ay ipinaglalaban niya yung isang bagay, may patotoo ba? Di ba? For example, ano yung salitang magsama-sama tayo? Di ba? May ganun, sama-sama ang sagot sa ano. Hindi ka naman totoo na kaya mong isama-sama ang tao. O pag sinabi mo naman, halimbawa, ang sagot sa mga problema natin, pagkakaisa. Paano kung wala ka na may sasaing? Ano naman ipagkakaisa ninyo, mag-asawa? Hindi, I'm just saying, may mga masasarap na salita, may mga nakaka-cotton buds na nakakakiliti sa tenga na salita. But still, what matter most, ang tanong ng taong bayan, where were you when we needed you most? Nasaan ka nung nangangailangan kami? Yun ang tingin kong tanong ng taong bayan. So, with or without, okay lang kami ni Doc. Sure. And you're next, no? Apo, ay. Ang mahalaga sa akin, ligtas yung mga Pilipino. Kasi that we have control. As siguro sa tagal nyo na ako nakakasama, lalo na kayo sa media, unti-unti nyo na ako nababasa. I mean, yung the way, kung sino ko. Ang mahalaga lang sa akin, ligtas muna yung tao
mga kababayan natin Pilipino kasi obligasyon yun ng presidente. Eh ngayon, ginagawa naman ni President Duterte through DFA na mailigtas yung mga kababayan natin Pilipino. O, pangalawa, bilang tao, ipagdadasal ko sila as individual, ipagdadasal ko sila na matagpuan nila yung kapayapaan. Peace is hard to find nowadays. It's really hard. In fact, sometimes it's expensive. But we must always consider peace. Peaceful means. Sabi ng mga matatanda, kung anong tinanim mo, siyang aanihin mo. Pag ang itinanim mo'y galit, muhi ang aanihin mo. Pag tinanim mo ay mangga, mangga rin ang aanihin mo. Kabutihan, kabutihan din. So sa akin, pilitin natin, mahirap, hindi po madali. Kaya nga masayang-masaya ako sa ano eh, sa barn. Yung Bangsamoro, a lot of people died trying to achieve peace, trying to be heard. But through the leadership of President Duterte, natagpuan nila yung unti-unting liwanag ng kapayapaan. Ngayon, nandun na sila sa kalsada papunta sa kapayapaan. So, sa akin, I hope sana matagpuan nila yung. Pangatlo, tayo tutupad. Ayan. Bilang bansa naman, ha? Bilang bansa. Kung tayo may tungkulin bilang kasapi ng United Nations, dapat nating tupdin yung ating tungkulin bilang kasapi ng United Nations. Now, if United Nations have not, hindi naman hinihingi ang tulong natin, then I would rather mas gugustuhin kong gastusin ko yung remaining resources ng gobyerno ng Pilipinas sa kapakanan ng Pilipino. Fourth, ito, mind you, ito ang abatan ninyo. Yung Ukraine, 300 plus lang, no? Yung Pilipino, tas mga 180 na lang yung pwedeng itawid sa Poland. Ito ang abatan ninyo. Buti ng handa. Sabi nga Boy Scout eh, di ba? Laging handa. Ang talaga nakakakaba, baka may mangyaring krisis sa Taiwan Strait. Kasi nowadays, hindi na siya impossible. Nangyari sa Ukraine, nagulat nga tayo lahat eh. Paggising natin, yung mga Twitter nyo, umuusok na eh. Yeah, mga Facebook nyo eh. So nagulantang ang lahat. So ito ngayon, if that Ukraine and Russia incident happened, and we were just like, parang, one of those days lang yon sa European relationship. But it did happen. So what are the probability of the crisis in the Taiwan Strait? Ang tanong, ano naman ang kinalaman natin doon? Naku, malaki ang kinalaman natin doon. Dahil, pagkaroon na ng crisis doon, 150,000 Pilipinos, OFWs, paano natin ililigtas? Na hindi maipit. Kahapon, tingnan ninyo ha, paki-double check nyo ako. Kahapon, nag-release na ang gobyerno ng evacuation manual sa mga citizen niya, ang Taiwan. I think that action speaks louder than any kinds of words. So, ano ang punto ko? Bago ko problemahin yung Ukraine, Russia, na isasalba naman na ng DFA ngayon, yung mga kababayan natin Pilipino doon, ang iintindihin ko ngayon, maghahanda ko ng evacuation plan via sea, via water, sa aking mga kababayan na OFW sa Taiwan. If, I'm not saying it's gonna happen, pero kung hindi magamit yung plano, wala namang nawala sa atin. Pero pag nangyari, in a crisis, based on my experience, for so many incidents in my life,
under while I'm in government, more so with my experience in 2 years sa pandemic, wala nang pinakamabisa sa lahat ng uri ng aberya, indulto o pandemya o chaos, yung maghanda ka, mailatag mo yung paghanda, lagyan mo na ng pwersa yung paghanda para push button ka na lang to implement it. Because time is of the essence in crisis. It's always about time. Time saves lives. It can save lives. Mind you, ha? And it's a fact. I'm telling you, it's a fact. Lagi nakaliligtas ng buhay kapag maagap. So yun ang aking take. For now, wala po ako sa poder. Oh, just to be clear again, wala ako sa poder, hindi naman po ako presidente, oh, pero wala rin naman masamang, kaysa sarilinin ko lang yung idea, let me take this opportunity to share such concept or probability or possibility sa ating lahat para mapagandahan. Kasi halos lahat kayo may kamag-anak na OFW. Ulitin ko, ang trabaho ng presidente, isa sa pangunahing trabaho ng presidente, pangalagaan ng kaligtasan ng kanyang mamamayan sa loob ng bansa at sa labas ng bansa. So, yun ang importante sa akin. Okay. Your may last na lang po. Sure. Last na lang po. Apo. Okay. Local news lang po tayo, balik tayo. Ano pong masasabi niyo na winelcome kayo mismo ni Governor Pineda at kung may napag-usapan po ba kayong programa para sa mga Kapampangan? Ay, siguro marami laging binubulong yon para sa kapakanan ng mga Kapampangan. So, I'm happy. Siyempre, I'm not in the liberty to share it to you. But I'm happy na nandito kami, tinanggap kami, libre pa chicha namin. Saan ka nakakita ng ganong governor, di ba? Alam mo naman ang kampanya, parang metro ng jet to. Minuminuto, toskas ka rito, toskas ka doon. So, I'm grateful. No? In fact, no pressure kay governor. The mere fact na tinanggap niya kami rito, masaya na ako. I'm happy. Oh, di ba? Dumating kaming tao, nireceive kaming tao, alis kaming tao, tinuring kaming tao. Saan ka pa kukuha ng ganun? Eh, yung iba nga, permit pa lang eh. Binabawi pa eh. Oh, hindi. Doon mo nasusukat ang ugali ng tao eh. Di ba? Alam naman natin, si Gob, wala pang desisyon. Eh, sabi ko, eh, yung bulalo nga eh. Lumalambot eh. Puso pa kaya. Oh. Pero for the meantime, I will leave it that way. Oh. Sapat na yung naging mabuti yung pamunuan ng lalawigan at sampu ng kanyang mga kasama. Tingnan ninyo, nandito kami. Well accommodated. You can, I think Samira, Joe Petendo can attest to it. Bihira itong mga ganito. No? Yan, hindi ako lumilimot. Yun lang naman. Dahil bata pa ako, hindi pa ako makakalimutin. And it goes both ways. Si Pia. I'm sorry. Sorry, Pia. Bigyan mo mikropono, please. Don't, wag mo na alis yung mask mo. Hello, hello. Okay. Sino po yung sinasabi niyong candidate who is claiming to unify the Philippines but cannot? And can you just elaborate on that? Wala naman. Yung sinasabi ko... Wala naman. Wala. Sinasabi ko sa mga kababayan natin, the quality of leadership that we need is true to their words. When they say it's real, and they have done it already. So, ibig sabihin, huwag silang magkiklaim ng isang bagay. Kung sino man yun, lahat kami, that includes me, huwag kang magkiklaim ng isang bagay and assure the people na wala kang prueba. Kasi, hirap pang buhay ng tao. I mean, ang tawag doon, ano yun? Panlilin lang ba yun? No, lip service ba ang tawag doon sa English? Ayaw ko yun. So, sa akin lang, basta lahat kami,
Gusto ko lang makita lang ng tao na yung tanong ng TV5 kanina na with or without anong tawag doon? Ano ba yung sasabi nila? Advanced question? Tingin ko naman yung mga itatanong naman normal na tanong. I mean yung normal na concern ng Pilipinas. So sa akin wala. That includes me. Second, Mayor, earlier you said that the Philippines needs a president like the Ukrainian president. Are you saying that you are that president? And if so, what makes you that kind of president? Hindi naman ako ang perpekto. I just want you to see. O, tingnan ninyo. Ito is straightforward. And I want you to realize this. Have you seen a president in the middle of the crossfire? In the middle of the crossfire. When I say crossfire, live bullets flying in the streets. Bombs are falling. And you don't know when and where it is coming. But the guy, Zelensky, the guy, I'm just telling you kasi na, oh my God, sana ganito yung future president namin kapag... Also, among the candidates, who is like that? I don't know. It is the people who will... basta, ganito lang. Siguro masasabi ko lang, Pia, ako hindi absent. I can work with anyone. I have proven that. Even my yung mga tao ng nakalaban ko. Tapos, pag aberya, hindi ko naman binubuhat ang bangko ko. I think some of you knows this already. Aberya, ito ang isa sa pinakamalaking kasalanan ko sa pamilya ko. 90 days kong hindi nakita ang pamilya ko. I mean physically. 90 days. March, April, May. Simula nang pumutok yung pandemya. I really tried to do my best because there's so much chaos, animosities, uncertainties, at walang playbook yung pandemic. So we wanted to learn every single hour, adjust every single hour, because I have the most dense population, if not in Asia, at the very least in the country, in terms of population per square kilometer. Second, I have ang pinakamahirap na mga mamamayan. Isa sa sekreto ng COVID is space. Alam naman natin marami akong squatter sa Manila. So all these things going in my mind, I stayed for 90 days sa City Hall. It's a fact. In fact, naulit yan noong Delta. Noong Delta, isang buwan. Anything na may aberya, yung pangamba ng tao, maibsan ko man lamang sa presensya ko. Whether it is 24 hours. So, the question is, can I do it for the country? Why not? Kung kinakailangan. Hindi ko lang alam kung ganun ako katapang katulad ni Zelensky. Hindi ko alam anytime while I'm being interviewed by CNN for that matter o international or Rappler for that matter, something is flying. The guy may die. You know, that's 45 kilometers or 60 kilometers. Oh, Russian superpower going in nearby the president. So, pag tinitingnan mo, it defines a character of a person. Leadership rises because of the occasion. Doon sa ibang bagay, napatunayan ko na. Magbaha, I'll be with you. Lumindol, I'll be with you. Bumagyo, I'll be with you. Pandemic, I have been with you. I mean, nakasama niyo ako. Pero gera, ako, ano yan ha, para pair tayo. Wala nang buhatan ng bangko. Eh, siyempre, hindi ko alam anong kaya ko pang gawin. Will I be like the Zelensky guy or the president of Ukraine? But
as a matter of metaphor, no, yung kung maghahanap tayo ng mga leader, tayo, kayong mga manonood dito mamamaya, siguraduhin ninyo na hindi matatakot yung leader. Kasi napakalikot ng mundo ngayon. Kaya hindi natin makukuha yung solusyon sa pag-absent tayo, pag umiiwas tayo, pag nagli-lip service tayo. Hindi talaga. And in fact, I may not be the perfect candidate. I mean, suited. Yung ganung posura. But, probability, I have, in my own little way, sa maliit kong kaparaanan, na-prove ko naman na yun sa mga taga-Maynila. Kaya kailangan ko lang chance. So who that would be, I don't know. At the end of the day, it is up to the Filipino people. Yung maaasahan ba nila sa oras, sa oras ng aberya, dilubyo, hamon, at pangangailangan. May malasakit ba talaga? Yun tingin kong challenge sa ating mga kababayan. Awakening din to itong sitwasyon na ito. Awakening. But for now, let's just enjoy and thank the Lord. Mukhang naipapanalo nating lahat, because it is a concerted effort, tao, gobyerno, lokal, nasyonal, naipapanalo natin yung laban sa COVID-19. While yung matatayog na bansa, medyo challenge pa rin. Like, I think Hong Kong is having another problem. And there's another problem. In passing lang, sana maparating nyo na. Sana mabigyan ng atensyon yung mga OFW sa Hong Kong na nagkaka-COVID tapos tinatapon sa labas ng bahay nila. Sana lang. So anyway, just be grateful of what we have today and let's pray for the world peace. Parang Miss Universe yun ah. Pero totoo yun. Kasi let's just pray for peace. Because hindi pa tayo nakakaangat economically sa pandemya, tapos may patong-patong ang problema ng tao. So sa akin, pagdasal lang natin na makaraos tayo. May awa ang Diyos. May awa ang Diyos, makakaraos din tayo. Can I add po, sir? Sure. Meron daw i-add si Sam. Go. Sir, can I just add that it's Ash Wednesday and it's also the Islamic holiday po of the Prophet Muhammad's ascension to the heavens. I'd just like to congratulate Governor kasi and to inform you that every time there's a sortie, for me, Muslim, nahirapan ako, of course. But because 3 weeks from now, it'll be our fasting period. It's one call of mine, Pia, and to all national, local candidates that you might want to consider, because we're fasting from 4 a.m. to 6 p.m., that you might want to conduct activities paggising na po yung mga Muslim. I know that Pampanga, Central Luzon, hosts one of the biggest Muslim populations in Luzon. Arayat po yan, Mabalakat po yan, Angeles City man yan. You are hosting thousands of Muslim Filipinos. So 9 a.m., almost tulog pa yan mga kababayan natin who are 12-hour fasting. So you might want to conduct activities at 10 a.m. or after 8 p.m. prayers namin. Secondly, I'd like to thank the Governor, Sir Pineda, and his team. He was very culturally sensitive, his team, for providing me non-pork food, as well as Governor Tan of Samar, and all other LGUs who have been very sensitive in telling me that the food is not allowed for me, like the Bataan Mayor candidate, Sir Acusa. So, pagpugay po, we are talking about 10 million Muslim Filipinos. I might be the first candidate from Marawi City na who I think can provide displacement, evacuation, crisis as a major experience input into a Senate. So sana po Pampanga, alam natin na nangyari sa Lahar, sana po makatulong ako sa Pampanga. Okay. So we're okay. Again, thank you. Sa inyong lahat, sa pagkakataon na ito, I hope nasagot namin ang inyong mga katanungan. To our local media partners, thank you very much.
to our Media International and embedded to us. Ingat kayo. Tomorrow will be in the north. Lakas loob. abangan nyo po kami dyan. Basta ako, aamot lang ako ng boto. Pakonti-konti lang. Pero we'll be there to be with the people and meet our volunteers in the northern region. Okay. Yeah. So mag-ingat. Ingat. Isipin nyo lagi, pag-uwi nyo mamaya, may pamilya kayong naghihintay sa inyo. So ingat and God bless you. Pilipinas, God first. Thank you. Kanina to, it's...